Mismong si Pangulong BBM nagulat nang biglang sabihin, napapalaya si Nanny Gibo ang China sa Pilipinas. Matay naman sa mga nagsidati nga balita, hindi natakot sa China itong si Gibo. Matapos balaan ng Chinese Foreign Ministry na kung hindi titigil ang pagpapalakas, ay talagang hahanap sila ng gulo sa West Philippine Sea. At sagot naman ng Defense Secretary, hindi na kailangan pang ipagpaalam pa sa China itong pagpapalakas ng pwersa ng military. Grabe no, ang tapang din itong si Gibo, Min. Ganitong official yung hinahanap natin para sa bansang Pilipinas, Min. Yung... So ayun mga kanoise, so ayun, welcome back sa ating Munting Channel. Mula kay balita ni Juan, aatake sabay-sabay, PBBM ginulat ni Gibo, nagdeklara na tumindig ibang bansa, China, papalayasin na. So ayun, in-upload ito sa Valentine's Day, so di natin to nakita kasi busy nga tayo sa Valentine's Day. Ano? So yun, supportahan nyo yan, balita ni Juan, original video link na sa description box below. Subscribe nyo yan, panoorin nyo mga video niya. Tapos yun, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Noisy Spectator. So ayun, di na natin to patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Muli, ang title ng video nito, aatake sabay-sabay, PBBM ginulat ni Gibo, nagdeklara na tumindig ibang bansa, China, papalayasin na. Start. Pasok lang na balita, mismong si Pangulong BBM nagulat nang biglang sabihin, napapalayasin na ni Gibo ang China sa Pilipinas. Batay naman sa mga nagsidati nga na balita, hindi natakot sa China itong si Gibo. Matapos balaan ng Chinese Foreign Ministry na kung hindi titigil ang pagpapalakas, ay talagang hahanap sila ng gulo sa West Philippine Sea. At sagot naman ng Defense Secretary, hindi na kailangan pang ipagpaalam pa sa China itong pagpapalakas ng pwersa ng military. Grabe no, ang tapang din itong si Gibo, Min. Ganitong official yung hinahanap natin para sa bansang Pilipinas, Min. Yung may dugong Pilipino talaga or yung may katapangang Pinoy talaga, di ba? Agree ba kayo? Comment down below. Itara sa Batanes dahil maliban sa teritoryo ito ng Pilipinas, wala din silang karapatang pakialaman tayo sa Batanes. Iginiit ng Department of National Defense na walang pakialam ang China hinggil sa ginagawang pagpapaigdi ng presensya ng militar sa Batanes. Inilabas ng DND ang pahayag kasunod ng naging statement ng China kung saan nagbanta ito sa Pilipinas dahil sa ginagawang pagpapaigdi ng military presence sa parteng hilaga ng ating bansa. Muling binigyan din tanga-tanga, China. DND na sakop ng Pilipinas ang Batanes at wala ang nilang pakialam ang China anuman ang ating gawin sa ating teritoryo. Tama, wala naman talaga silang pakialam, di ba? Buwelta pa ni Secretary, tinawag pa niyang katawa-tawa ang pagtawag sa atin ng China na provocative. Magalit anya sila, pag doon tayo sa China, nagtayo ng ating militar. Walang epekto to sa operations natin. Tama. Tatawagin po tayong provocative. Ang provocative, kung doon tayo magpatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila, umangisda tayo doon. Sila ang nanghihimasok dito. So paano tayo magpro-provoke sa kanila? Mukhang katawa-tawa naman yung mga statement na ganyan. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila, lalo tayong hindi nakakapaniwala sa... Actually, sila lang talaga naniniwala. I mean, like, buong mundo talaga, ang tingin sa China is katawa-tawa or parang silang tanga, muntanga, literal. Dagdag pa ni Secretary, ginagawa na daw anya ang lahat para mapalakas niya ang ating depensa dahil wala daw anyang malakas na bansa na malakas din anya ang civil defense. Kaya wag anya tayong pinagbabantaan ng China dahil baka masubukan sa kanila ang bago nating depensa. Hindi de-escalation actually, I meant de-confliction. Kasi ang de-escalation wala sa atin yun, hindi naman tayo aggressor. Bawal tayong maging aggressor under the constitution. Alam nyo na yun, bawal tayong maging aggressor, pero yung China, sobrang grabe yung pagiging aggressive nila, Min. Fiction, as much as possible. Yan ay balance ng pagtatayo sa lahat ng gusto kong mabuso sa ating territorial integrity coupled with de-confliction. Kung pwedeng mag-usap, mag-usap. Pero merong hindi pwedeng i-cross ang Secretary of National Defense. Hindi natin pwedeng i-bargain away ang ating teritoryo sa kahit anuman usapin. Tama. At sa ganang sa usapin na yan, mga kababayan, na ang pagtatatag ng ating credible deterrence, ang pagtatatag ng ating kakayahan... Na... Gusto ko tong taong tumin kasi bukod sa matapang yung pananalitaan niya, may ginagawa din talaga siya para palakasin din talaga yung ano natin, di ba? Militar natin or yung gamit natin, di ba? Ayos yun yung ganun. Pagtanggol ang ating sarili ay sarili nating usapin. Kung sino man ang ipartner natin, wala nang pakialam yung mga tao dyan. Dahil ito ay paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulo ay for purely defensive purposes at deterrent purposes. Tama. Walang malakas na bansa sa mundo na hindi purely defensive purposes at deterrent purposes. Walang malakas na bansa sa mundo na hindi malakas ang kanyang sandatang lakas at civil defense din. Ano? Kakayahan ay pagtanggol ang kanyang sarili. Tama. Kaya kung tayo ay sasabihan na kaya tayo ay nagpapatatag ng national defense dahil polisiya ito ng ibang bansa, bigyan naman tayo ng karapatang respeto na kaya natin mag-isip para sa ating sarili. Boom, grabe. Nag-goosebumps ako dun, Min. Parang minamali tayo ano, na sinasabihan tayo na kayo, nagpapalakas lang kayo dahil sa ibang bansa. Like, takot kasi yung China na baka pinapalakas tayo ng US. Tapos sabi nga ni Sir Gubu dito na bigyan naman tayo ng respeto ano, kasi kaya din naman nating mag-isip ng sa atin or magpapalakas tayo ng walang nagdidikta sa atin, kasi yun naman daw talaga yung dapat na gawin natin, di ba? Syempre mga Pilipino tumin, nakaya nga natin noon nung panahon ng pananakop, di ba? Yung mga
guerrillas natin, bakit may nagmamando ba sa kanila? Di ba, discarded din nila yun. Kaya yun, minamali talaga tayo, min. Parang nakalimutan yung ano natin, di ba? Capabilities natin. Actually, itong China talaga. Dalian naman, agaran namang nagpatawag ng press con si Gibo upang sabihin handa nang tumulong ang ibang bansa matapos warningan ng Batanes ng China at nananawagan si Gibo sa mga Pilipino na magkaisa. We acknowledge the support of our allies and like-minded nations such as the United States, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions. We call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. At ulit, uulitin ko po, magkaisa po tayo bilang isang bansa and hikayatin po natin ang buong mundo na kundinahin ang paglalabag at pang-aabuso sa international law at sa paghihikayat sa namagising ang ating mga kababayan na kung tunay na peaceful ang... Na nakakatawa pa dito kung sino pa yung maliit na bansa, siya pa yung naglakas ng loob na umusig, di ba, or manawagan ng, ano to, dapat palaganan natin to. Saan ka makakikita niyan, men? Pilipinas, men. Ang ari ng China, hindi maglalabag na ganito. Hindi maglilinlang na ganito ang China sa ating mga kababayan at sa buong mundo. Tama. Sir, how did the president took this incident? Kung baga, well, the president is taking this very seriously. And the president is, well, that's it. He's taking this very, very seriously, so much so that he called the special command conference this morning. And if you will read the statement, the highest levels of government are giving serious weight to this incident, given the false narrative of China, given the more egregious and aggressive behavior that they display, and given that we cannot take this or tolerate this kind of action or take it lightly. Kaya nga, napuno na rin tayo, men. Di na natin talaga ito pwedeng itolerate pa. Neither kay Sir Gibo, diba? Take it lightly nor tolerate it. Sir, with this incident sa West Philippine Sea, panahon na ba para pagtuloyin na natin itong mga gagawing development sa ating Pag-asa Island? Magiging operational matter nga lahat itong mga katanungan po nila. Hinihimok na lang po namin na ang pagkakaisa ng ating bansa sa likod ng gobyerno sa ating mga hakbang upang isigurado, isecure ang territorial integrity at sovereignty ng ating republika. At kaya po ibinabuti ng ating pamahalaan sa liderato po ng ating Pangulo na maghayag ngayong araw na ito upang sa ganun hindi na po kumalat ang fake news at anumang mga espekulasyon. Wala po tayong... Kasi dyan magaling yung China manipulation. Pinapalabas nila na tayo yung masama. Malas lang nila kasi may ginawang hakbang ang gobyerno natin na pang-counter doon sa pagpapalabas ng China na tayo yung masama, di ba? So, tuloy. Pwedeng gawing espekulasyon kung anong mga susunod na hakbangin dahil wala pa po kaming hinahayag. Kaya maniwala na lang po sa ating gobyerno, huwag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China at ng iba pa upang tayo'y magkawatak-watak o magkadebate ng malaki sa mga issue na ganito. Tama. Dahil sa oras po na ito, kailangan po ng pagkakaisa ng ating bansa. Tama. Sir, last na po, ano po ang magiging decisive action po ng Philippine government dito sa ginawa ng China? Operational matter po yan sa inulit-ulit ko. Ngayon po, kailangan kundinahin ng buong mundo at ng bansa ang illegal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na lapak sa kahit na anong norm ng international law, kahit saan libro hanapin. Grabe, no? Yun. International law talaga, min, yung nilalabag ng China, min. Pati ako na-stress ako sa China, min. Yung tipong nag-grind-grind ka dito, min, tapos bigla ka nalang girahin ng China, di ba? Sobrang pangit nun. Kaya dapat talaga maano sila. Maano natin yung mga ibang bansa din na anuhin tong China ba? Turuan ng leksyon. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Chinese Ambassador Huang Xiliang has been summoned today by Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The Philippine Coast Guard, anong gamit ng Chinese ambassador dyan kung sus? Has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with international maritime safety regulations and an escalation of their expansionist and aggressive action. And yet, today, they are hosting a proposed declaration of, a negotiation of the proposed declaration of code of conduct. Now,
what kind of message is this signaling? I want to know. And we deserve... Good job, sir. Ang tapang mo, sir. Distorted answers, the truth, from the government of China. Because once again, we repeat, they have neither jurisdiction nor authority to conduct any sort of governmental operations within our 200 nautical mile exclusive economic zone. And no justification they can give will stand the test of credence before our own people and more importantly before the whole world. Well, we will not talk about international operational matters. We will not discuss that. China. Tama, kasi baka maanuhan tayo eh. Masilipan tayo, di ba? Does not discuss operational matters, neither will we. But we are here to really decry, in the strongest possible terms, this egregious violation and illegal act within the 200 nautical mile exclusive economic zone, and the obfuscation of the truth by China's distorting the story to fit its own ends, and the duplicity of China in claiming to be peaceful and claiming to be friendly while resorting to these aggressive acts. Oo nga eh. Yan din yung isa sa nakakagigil na pinagagagawa ng China, min. Yung nagmumukha silang friendly or nagpapamukha silang biktima, which is, yun nga, again, sinasabi ko na inaanuhan ng gobyerno natin na para masugpong yung pamimake news ng China, di ba? Na meron din tayo mga video footage na inilalabas kung paano tayo tratuhin ng China dyan sa West Philippine Sea. Nice move yun. Just a follow-up. Can you explain any potential consequences of these escalating risks? We will not go into any operational details. Okay. Sir, once again, ganun uli yung pahayag ng China saying or making an appeal to the Philippine government na to pa rin yung pangako natin. Is it clear what promise yung tinutukoy ng China dito once again? And again, sinabi nila na nag-practice sila ng restraint and patience when this happened. Your thoughts on this, sir? Well, in law, we have a principle called the thing speaks for itself. Was that restraint? I don't think so. Any unbiased person with a modicum of reason will see that this is not restraint. And there was another attempt to distort the narrative by saying there was a supposed... Naubo tuloy si sir. Pinag-anuhan na to ng mga Chinese. Itong taong to, sobrang atapang to. Supposed promise. That has been put to rest already, that there is no promise, and if ever there was such was, if ever, which we do not accept, rescinded. We cannot compromise within our 200 nautical mile exclusive economic zone. Within the bounds of our constitution. Our constitution is clear about our territorial integrity and sovereignty, of which there can admit of no compromise, yun. Particularly in the face of the arbitral award. So their preface to their statements and their statements are to us a distortion of the truth. Kung ikaw ang tatanungin Kawan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung... So ayun, balita ni Juan, subscribe nyo yan. Yung link ng original video nasa description box below. Again, kung nagustuhan niyo yung video ito, ay syempre huwag niyo kalimutan i-subscribe Noisy Spectator. Tapos yun lang naman. Ano daw masasabi natin dito? So actually, medyo nakakagigil na din talaga. Or yun na, nagwa-wonder tayo kung hanggang kailan to or kailan to matatapos itong mga pangyayaring ito dito sa bansang Pilipinas, sa may West Philippine Sea na pilit inaangkin ng China, di ba? So yun lang naman. Nakakagigil na rin talaga. Again, yung sinabi ko nga kanina no, na buti na lang talaga may naisip yung gobyerno natin na mag-ano tayo ng mga video-video dyan sa West Philippine Sea para kung ano man yung mga hakbang na ginagawa ng China, maipakita natin sa buong mundo na, oh, kita nyo yung pang-oogag ng China sa amin, di ba? Huwag kayong maniniwala. Kasi sa China out, kasi sa China media, guys, sobrang sirang-sira na tayo sa media nila. Like, legit yan, tayo yung nagmukhang masama doon. Kaya buti na lang talaga meron tayong hakbang na pang-counter doon sa mga fake claims nila, di ba? So, yun lang naman. Actually, nagustuhan ko rin itong si Sir Gibo. Ha. Sobrang ano din ng mga ano niya, visions niya. Like, makabansa din talaga. Tsaka matapang siya, men. G na G nga siya, di ba? sa China. For sure, isa siya or siya yung pinaka mas nanggigigil sa China, men. Like, legit yan. So, yun lang naman. Kayo, anong masasabi nyo rin dito? Comment down below. Let me know the comment section. Pag-uusapan natin yan sa comment section. So, yun lang. Again, Noisy Spectator. Subscribe. Leave a like in this video din. Comment. So, yun lang. Kita-kita sa susunod natin reaction video, guys. Noisy Spectator is out.